Good day. Welcome back to my YouTube channel. This is Genesis Flux TV. Mga pala guys, maraming salamat sa lahat ng mga sumuporta at nag-subscribe at nag-share at nag-comment sa aking pinakaunang upload sa aking channel. Maraming salamat sa aking mga kapatid at mga kamag-anak at ganun din sa mga kapatid ng aking asawa at mga kamag-anak ng aking misis. Maraming salamat sa aking mga kaibigan, mga kasamahan sa trabaho, FB friends, sa saman ko sa simbahan, sa Love Church. Maraming salamat sa inyong suporta. Sa hapon na ito guys, ituloy natin yung ating topic patungkol doon sa paano mag-umpisa, paano natin umpisahan ang pag-alaga ng free-range chicken. Ano ba dapat ang ating pipiliin? Pero bago yan guys, magpakain muna tayo ng ating mga alagang manok. Tara, samahan niyo ako guys.
backyard guys. Kunti nang nabibilop. Life is a winding road. Yung gulo pa guys, sinya muna, pero driving to days and nights. Won't stop for traffic light. Okay guys, sayang natin na no. Even if I'm falling down, I will keep on searching. Ay, ng ating topic kahapon, how to start raise o pag-alaga ng free range chicken. Sabi ko guys, walang pinipili ang pag-alaga ng manok. Kung ano ka man, tataman, kung may hilig ka. Importante guys, yung pag-alaga, gawin mo passion. Sabi ko kahapon, dapat well prepare tayo sa pag-alaga natin ng ating mga hayop. Sabi guys, may ringtone yung ating ganta. Sa pag-alaga guys, sabi ko kahapon dapat kung na-consider mo na ang lahat, na-settle mo na yon. Sa field na tayo guys, sa field. Dapat atin ding alamin kung i-finalize or dapat meron tayong specific na alagaan. Either ikaw ay mag-alaga for what kind of purposes. Ano ba ang purpose ng pag-alaga mo? Kung ikaw ay mag-alaga para lang sa iyong sarili, yung self-consumption lang or family consumption, kung ano man ang gusto mong alagaan, kung yan ay meat consumption or meat type or egg type. Ngayon guys, dito sa Luzon ay malakas yung mga sisiyo. Pinigil pa sila ng sisiyo. Yan ang malakas dito sa amin sa Luzon, pagkala sa Tarlac. Ayun guys, yun dapat ang i-consider niya na isa noon dun sa field. Dapat alamin natin. So, una, kailangan alamin mo kung ano, magkaroon ka ng decision making. Dapat mayroon kang final mo kung ano yung aalagaan. Kung yung area mo guys, malaki. Guys, akin guys, malaki yung aking area dito. Almost 2,000 square meter. Kaya, no problem kung i-mix-mix ko yung aking mga alaga. Maliban lang doon sa mga breeders. Kaya po mag-alaga guys na kahit meat type or meat type or kahit sa chicks, no? Mga sisiyo, mag-produce ng sisiyo. Pero dapat alamin mo yun guys, step by step. Pag-aralan, maigi. Huwag mag-alala guys, madali lang aralin yung anok. Ngayon, kung na-consider mo na lahat, dapat kapag na-finalize mo na, doon mo na ipasok guys ang area or kanilang pabahay. Napaka-importante ito yung pabahay na pag-alaga. I-prepare po natin kung ilang manok ang iyong alagaan, doon mo ibase kung gaano kalaki ang iyong pabahay. Actually guys, may mga books na may mga sukat sila kung ilang ratio ng manok o ilang square meter per bird, no? Per bird. Ayan. Example guys, yung sa akin, may mga breeders ako. Ang sukat ng aking breeders is breeder pin ko yung 5 by 8, 5 feet by 8 feet. No? Yan ay kayang pumasok doon yung hanggang sampo na birds, manok. At saka ngayon guys, yung ating mga alagain ay mga breeders, ay mga heritage. Sabihin, galing sa ibang mga foreign
Foreign chicken, foreign birds, right? Yun yung aking dalagaan ngayon. Guys, ipakita ko sa iyo ang aking example na breeder. Ipakita ko muna guys, isa. Kaya po nito guys, tawag nila dito ay Black Astralorp or BA. Ito yung aking Roodcock breeder. Breeder po. Ayan guys, napakaganda niya. Oh, napakaganda. So, ito yung mga isa sa mga example guys sa mga heritage chicken. Ito ay US. No, sinasabi ko kanina guys, kapag pag-decide ka kung ano ang gusto mong alagaan. Kung ikaw ay mag-alaga ng pang-itlog lang, hindi mo na kailangan ng rooster. Hindi mo na kailangan ng rooster guys. Pero kung gusto mo man mag-produce ng fertile eggs para magparami ka ng sisil, then kailangan po na rooster. Pero kung itlog lang ang gusto mo, kahit bumili ka na lang guys ng puro babae para, kasi medyo mahal po ang rooster na lalo na kapag mga heritage chicken. Dito po sa amin sa Tarlac ay mayroong kamahalan ang mga heritage chicken dito. Iwan ko lang kung sa ibang lugar sa inyong probinsya kung magkano, pero dito sa akin guys, ang experience ko ay mahal ang mga heritage chicken dito. Kaya tip ko guys, kung gusto niyong mag-alaga talaga ng manok, ay dapat niyong pag-isipan kung ano ang gusto niyong alagaan. Gusto niyo lang ng tinula type, pwede naman mag-upgrade kayo ng native. No, i-upgrade niyo yung native na manok. Yung aking basis sa aking karanasan, dapat una nagkaroon po tayo ng decision making guys kung ano ang ating dapat alagaan. Isipan muna natin kasi mahal po ang sisiw pa lang, mahal po, kaya dapat ating pong alamin muna sa ating sarili kung ano ang nararapat o gusto nating alagaan. Yan ay itlog lang o gusto nating meat type or chicks, no? Kaya sa sunod guys, akin ito ay ano lang, based lang sa aking karanasan, sa aking sarili yung pag-aalaga, yung aking share, yung tungkol lang doon sa aking naranasan sa pag-aalaga. And guys, thank you at susunod nating topic ay tuloy natin ano ang dapat alagaan, yung malaki na ba o sisiw pa lang, ano ba ang advantage at disadvantage ng chicks or sisiw na alaga, mag-start ka sa alaga o pag-alaga, or yung ready to lay na or RTL, ano ba ang doon sa mga beginners, sa mga baguhan. Yan guys, maraming salamat at may time kayo guys, please subscribe na rin yung aking channel, cooking channel, at paki-like na rin po. Kung mayroon kayong mga suggestion, paki-comment na lang. At maraming salamat guys, God bless. Dawa ay patuloy kayong pagpalain ng Panginoon at maranasan ang biyaya ng Diyos sa araw-araw ng inyong buhay. And guys, ako, sama-sama po tayong mag-pray sa Panginoon dahil sa kanyang kagandahan na mga ginawa.
So salute ulit guys. This is Genesis Flux TV. And guys, maraming salamat sa salute ulit. Sana kapag napada kayo sa aking channel, paki-subscribe na rin. O kapag mayroon kayong gustong i-suggest guys, please comment down below and then akin pong basahin at ako po ay kinoconsider ko po yan na malaking tulong sa akin sa paglago ng aking munting manukan. Ayan guys, sa sulod ulit.